Magandang araw sa lahat. Napakaswerte po natin at napakapalad kasi napaunlakan po tayo na magkaroon ng interview with Bae Dorielyn Mocorro ng KFH, Kingdom Filipina Hacienda, the Sovereign Host Nation. Ngayon, dito sa Filipino Times, masasagot lahat ng inyong mga katanungan dahil po sasagutin natin isa-isa ang mga frequently asked questions na katanungan ng mga audiences natin, especially sa 91.5 Freedom Radio at saka sa mga YouTube channels natin. Ito tayo ngayon with Bae Dikay ng Kingdom Filipina Hacienda. So ngayon, una sa lahat, kasi maraming talagang sumusubaybay sa ating YouTube channel at nagtatanong kung paano maging miyembro dito sa lehitimong gobyerno, which is the Kingdom Filipina Hacienda, the Sovereign Host Nation na dineclare ang Sovereign Republic of the Philippines bilang lehitimong gobyerno ng mga tao, para sa mga tao. Ngayon, ang tanong nila is paano daw sila makapasok, paano sila maging membro nitong bagong gobyerno na ito na pinamumunuan ng ating mahal na reynan, si HRM Queen Salvacion Ligaspig y Espiritu Santo. So, ano yung unang step na gagawin nila? Okay, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat dyan. Ito yung katanungan ninyo kung paano maging miyembro. So una sa lahat talaga, kailangan nyo talagang kumuha ng SID. Meaning to say, Sovereign Identification Card. Ito yung personal ID ng bawat miyembro. So paano ninyo makuha ang application forms? So ganito lang po, pwede nyo pong i-download yung mga forms namin na nasa Kingdom Filipina Hacienda ng FB pages namin. Maraming salamat sa mga impormasyon na binigay mo. Talagang makakatulong yan sa ating mga viewers na gustong mag-iisa sa ating lehitimong gobyerno, which is the Kingdom Filipina Hacienda. Ang dineclare is the Sovereign Republic of the Philippines na bilang isang revolusyonaryong lawful na government. Okay, so kung yun pala is yung mga forms, regarding sa mga forms na i-download pala nila sa Kingdom Filipina Hacienda na page at saka sa Kingdom Filipina Hacienda Ministry of Information and Communication. I-download lang nila yun at fill upan, tama ba? Okay, so may requirements ba sa pag-fill up nito bago sila maging isang, bago sila mag-apply ng Sovereign ID? Ano ba yung requirements? Kung may mga requirements po tayo, ito po yung mga requirements na kukunin ninyo at ipasa sa amin. Tulad po ng barangay clearance, tapos NBI clearance. Tapos yung sa mga married couple naman o married individual, kailangan nyo lang din pong magpasa na certificate ninyo. Lahat po yan ay photocopy lang. So kailangan lang po namin ng isang valid ID ninyo para ma-support nyo po yung application ninyo sa amin. Okay. So, what about police clearance? Pwede ba nilang ipasa yon as requirement? Yes po, pwede din po yung police clearance. So, kung wala silang barangay clearance, so pwede yung police clearance na ipasa? Po, kahit saan po doon, basta may maipasa po silang valid na mag-support sa kanila na sila po talaga yung taong yun na nag-apply sa akin ng Sovereign ID. Okay, maganda yan. So, pwede rin yung NBI clearance, gano'n, di ba? Pwede tama din ba? Po, yes. Kasi siyempre, di ba, mamaya pala, sasali sila sa ating gobyerno tapos may records pila sila na ganito, ganyan, di ba? Hindi natin alam. So, for the sake of the kingdom, na dito sa Kingdom Filipina Hacienda, bilang isang lehitimong gobyerno, dapat yung mga tao din na sumasali o kaya nakikiisa sa ating gobyerno is dapat malinis din yung record. Dapat wala po silang criminal case kasi po, hindi po ito tahanan ng mga criminal. Tama ka dyan. Maraming salamat, Bae, sa mga sagot mo. Talagang makatulong yan sa ating mga viewers ngayon. So, isa pa na mga katanungan na galing talaga sa ating mga viewers is paano yung, let's say for example, nag-apply sila ng Sovereign ID, di ba? Yung Sovereign ID na yan, ano ba yung talagang benefits niyan? Ano ba yung may tutulong yan sa kanila? Ganito po kasi, yung pag-apply nyo ng Sovereign ID, ano po kasi yan? Parang redemption. Redemption ninyo from the corporate papuntang sovereign po. Sovereign niya po siya kasi alamin po natin, alamin po ninyo kung ano po yung rights ninyo. Bali po, getting back our rights. Kasi sa corporate po, wala na po tayong rights eh. Lahat na lang ng rights natin kinuha nila. So, kailangan po ninyong mag-apply ng ID para po yan kasi redemption. Tama ka ba? Eh, kasi narinig, talagang nabasa ko rin yan at saka narinig mula sa mismo kay Royal Majesty Queen Salvacion Ligaspig. Kasi nga, ibig sabihin, kapag may Sovereign ID ka na, is hindi ka na parte ng corporate government, which is talagang slavery yung ginagawa nila sa mga tao. Like, let's say for example, yung tax, yung inflation na yan. Talagang marami talagang naapekto ang mga Pilipino kasi nga, mahirap na ngayong buhay, tapos itax pa sila. Eh, talagang mahirap yan, di ba? Tama ba?
So, yun ang isa sa slavery na ginagawa ng corporation or corporate government, which is the Republic of the Philippines. Pero dahil dito sa Kingdom Filipina Hacienda, ito lang yung makapag-save sa inyo mula sa mga gawain ng corporate na yan, corporate government na yan, na in-slave ang humanity or in-slave ang mga Pilipino. Eh, tingnan nyo naman ngayon, sobrang taas ng mabilihin, tama ba? Tama po. So, at saka ganito po, hindi lang po kasi sovereign identification ang inisyo ng Kingdom Filipina Hacienda. In fact po, lahat ng permits at saka mga licenses po, meron na po ang Kingdom Filipina Hacienda. So, meron po kaming sovereign driver's license. Wow. Even po, passport meron na nga po din eh. Kaya lang po, siyempre, we should understand na we are in transition po. So, kailangan lang po talagang mag-apply kayo. But first of all, yung talagang ID natin, yung personal ID natin. Kasi pag wala po kayong personal ID, hindi po kayo makagawa ng any transaction dito sa Kingdom Filipina Hacienda. So meaning to say, pag gusto niyo po ng business permit, hindi po kayo namin ma-issuehan yan kasi wala pa po kayong personal ID. Kasi wow, po yung personal okay. ID po, serve as membership po sa Kingdom Filipina Hacienda. Oo, na naging party ka ng isa, dito sa liti mong gobyerno, tama yes, ba? Po, tama po. Kasi yung sovereign ID na yan is ni Her Royal Majesty Queen Salvation Legazpi, yung rights niya as the owner of the land na para sa atin, para sa mga Pilipino na gustong makiisa dito sa Kingdom Filipina Hacienda. Tama ba? Tama. Yan yung rights niya. So, kailangan alamin ang batas. Huwag maging ignorante kasi nandiyan yan sa Civil Code, Article 3, Ignorance of the Law, excuses the one from compliance therewith, di ba? So, kailangan dapat alamin ang batas bago mag-apply ng sovereign ID kasi yan ang tanging protection mo laban sa corporate government, tama ba? Actually, hindi na siya government, hindi na pwedeng tawagin government yan kasi korporasyon na yan eh, nandiyan yan sa proclamation ni Cory Aquino, tama ba ba? Hindi tama po, tama po. Kaya nga po, tinawag okay. Na po silang de facto kasi po parang shadow government ang sila. Tama. Kasi po, pag gobyerno po tayo, dapat po ito po ay nakabase sa territorial rights of jurisdiction. Tama, po. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yes po, yan po. So, dapat, para maka-establish ka ng lehitimong gobyerno, dapat may teritoryo pa, which is ang lehitimong gobyerno, itong Kingdom Filipina Hacienda kasi first and foremost, nandun kay kay Majesty Salvation Legazpi ang teritoryo ng Pilipinas. Yes po, ito po kasi yung OCT, Original Certificate Title, T01-04. 01 po, ito po yung Philippine Archipelago, while yung 4 po, ito po yung Four Corners. Wow. So ngayon, na-resolve na yan sa Supreme Court kasi ito, ipakita namin sa inyo sa screen, ito mismo. Yan ay Supreme Court resolution na galing po sa Supreme Court mismo na inaward kay Her Majesty, Her Royal Highness Queen Salvation Legazpi. Opo, at sa kanya po ito na-resolve. Oo, ni-resolve po sa kanya kasi bakit? Siya po kasi ang totoong nagmamay-ari ng lupa. Siya po yung nagmamay-ari ng OCT 01-4 na yan ay nakalitid din sa Treaty of Paris. Na yan siya yung Queen of the South, Queen of Salvation, Queen of Flower, Queen of Her Motherland. Siya po yan lahat. Kaya nga po may Lady of Salvation na medal. At doon din po siya pinanganak, 1951. At nakalagay doon yung start ng Federal Reserve System, which is 1776 to 1976. So, balik muna tayo ngayon, ba, hindi kayo sa topic. So ngayon, itong sovereign driver's license na to, paano naman mag-apply? So, parehas din ba yung procedure or may ano bang yung kailangan nila? Ganito din po. May mga forms din po tayo na pag-fill up pa nila, tapos kukuha sila sa, doon din pa rin sa Ministry of Information and Communication, sa mga FB pages po ng Kingdom Filipina Hacienda, nandun po lahat ng mga forms na kinakailangan. So, yung sa driver's license, may paper, may fill up po pala sila doon. Tapos, ganun pa rin po yung supporting documents pa rin. Pag sa driver's license po pala, kailangan po pala nila ng old driver's license kahit na expired na po. At least, may maipasa kayo na marunong pala kayong mag-drive. Kasi kailangan din po kasi yung mag-apply ng driver's license na marunong din po mag-drive. Okay. So, actually, may nakita ko na isang comment sa The Filipino Times, Kingdom Filipina Hacienda. Sabi doon, kung irerespeto daw ba ang sovereign driver's license na mula Kingdom Filipina Hacienda? Siyempre po, dapat po talagang irespeto nila kasi po ito po ang may
lehitimong, ito po ang lehitimong gobyerno at ito po ang King the Filipina Hacienda ang may right na mag-issue ng sovereign driver's license kasi po may territorial rights of jurisdiction kasi po yung de facto LTO na po natin, de facto na po sila ay expired na po sila lahat. Kaya po, dito po tayo sa King the Filipina Hacienda. Tama, kasi korporasyon na sila, siyempre, di ba? E paano naman kasi wala silang territorial jurisdiction unlike sa the sovereign government, yung King the Filipina Hacienda, hawak nila ang lupa. So, dito talaga, makita mo talaga kung sino yung totoo, di ba? Tama ba? Tama, Baidigay? Tama. So, balik tayo sa sovereign driver's license. Yung sovereign driver's license ng King the Filipina Hacienda ay talagang, ito talaga, lehitimo talaga ito. Kasi nga, nakita ko talaga yung acknowledgement ng Department of Transportation and Communication. At pinanaman pa yan ng Undersecretary Arthur Togade. So maliban sa DTC, Baidikay, meron pa bang ibang agencies na talagang acknowledge sa King the Filipina Hacienda? In fact po, lahat po ng mga local agencies po dito, nag-acknowledge po sila. Lalo na po doon sa regional at saka sa Tugod, Lanao del Norte po, yung LTO nila, nag-acknowledge din. Tapos lahat naman po eh, ng national agencies po, nag-acknowledge po sila dito sa King the Filipina Hacienda. Oo nga, tama. Kasi nga, bakit naman hindi yan i-acknowledge ng local? Eh, national mismo, i-acknowledge nila. Anong problema? Eh, una sa lahat, kayo nga yung ang King the Filipina Hacienda nga ang may jurisdiction sa, bakit hindi nila i-acknowledge? Sila yung hindi sumunod sa batas, di ba? Tama po, kasi ang King the Filipina Hacienda po, ito po talaga ang lehitimong gobyerno. Kasi po, pagsasabihin natin gobyerno, ito po ang nagmamay-ari sa territorial rights of jurisdiction po. Ito po talaga ang pinaka-basic or basis na talagang magtayo ng gobyerno po. Kasi po ang gobyerno, hindi naman po pagmamay-ari ng mga taong nakaupo dyan. Kasi po ang gobyerno ay isang tao lamang po. Tama, isang tao yung mamay-ari ng gobyerno kasi nga siya yung may-ari ng lupa. Which is, yan ay si Her Royal Majesty, Queen Salvation de Gaspi. Yan na may resolution na yan sa Supreme Court na inaway sa kanya, ni-resolve sa kanya mismo. Yan yung civil case 3957P na yan yung consolidation of all land and wealth titles which that involves the 617,000 metric tons of gold and 500,000 10-carat diamonds. So pag-usapan natin yan sa next segment na to. Ngayon, ang pag-usapan muna natin is yung sa sovereign driver's license, balik tayo doon. Ngayon, ito in-acknowledge na talaga, di ba? Opo. At isa pa, napakalaking tulong talaga nitong sovereign driver's license na to kasi nga, una sa lahat, yung mga LTO na yun, wala na silang territorial rights of jurisdiction. Wala silang karapatan na kung i-confiscate yung sovereign driver's license ninyo. Kasi una, they're lacking of territorial rights. Pangalawa, null and void, expired ng corporate republic, ang Republic of the Philippines, hindi na gobyerno, kundi corporation na. Pangatlo, wala silang karapatan na i-dispose yung private property rights ninyo. Kasi as a sovereign patriot or as a sovereign advocate ng King the Filipina Hacienda kasi na nakiisa tayo na dito sa lehitimong gobyerno, wala silang rights na i-dispose yung vehicle ninyo o yung motor ninyo. Tama ba, Baidikay? Kasi nga, nakasaad sa Article 3 ng Republic Act 4136, Section 62, sabi dito, no provincial board, city or municipal board or council shall enact or enforce any ordinance or resolution in conflict with the provisions of this act or prohibiting any deputy or agent of the commission to enforce this act within their respective territorial jurisdiction and the provisions of any charter to the contrary notwithstanding. So ibig sabihin, kailangan ng territorial jurisdiction sa lahat bago nila enforce ito, batas na ito. Di ba? So ang nangyari, wala na silang jurisdiction, wala silang teritoryo, tapos mangumpis ka pa sila, mag-dispose pa sila ng private vehicles, private property rights. No way. Labag po yan sa batas. So ganito po, sundin nyo lang po yung sinabi ko kanina kung paano po kayo maka-avail. Tapos po, syempre hindi naman po ito sa pilitan. Parang free will nyo lang po ito. Tama, tama. Kasi free will, hindi naman talaga natin sila pilipilit, di ba? Syempre, sinasabi lang natin yung katotohanan, ito yung legal kasi at lawful. Kumbaga, lawful talaga ito. Kasi nga, in accordance with the rule of law and rules of court. Tama. Sa constitution natin, tayo sumunod. Ang King the Filipina Hacienda mismo, sumunod sa batas. Tama ba? Tama. Siyempre, nandiyan naman talaga lahat dyan. Mabasa mo pa lang talaga yung documents ng KFH. Talagang legal na legal. Lahat po kasi ito documented. Mm-hmm. Tama, documented kasi lahat eh. Kaya makita mo talaga na talaga sila ang totoo. Itong King the Filipina Hacienda, ito lang po yung totoong lehitimong gobyerno dito sa Pilipinas at saka sa buong mundo. Tama po yan. Pero
we're not going any further kasi nga short na yung time natin na ano, next time siguro i-topic natin yan by Dikay. At saka sa mga radio programs ni Majesty, pakinggan din nila kasi maganda talaga yun. Yung mga recently na-uploaded na mga videos, nandyan po lahat yung mga sinabi na po yan lahat ni Majesty. Pero itong sa amin kasi, yung frequently asked questions lang po yung sasagutin namin. So mga the rest na mga topic, pwede nyo nang mapakinggan sa lahat ng radio programs ni Majesty. Kaya maganda po yun. Kasi kahit si Buano yan, nandun naman yung English translation sa mga documents. English naman yung lahat. Tama ba ba? Tama po. So, in English po yung documents natin. Mm-hmm. So yun lang yung... So itong sovereign driver's license at saka sovereign identification, ito lang sa ngayon, ito lang muna yung pwede nating itakal ngayon na topic. Yung next is sovereign business permit, sovereign business license. So, din po yung ORCR at saka yung plaka ng mga motor at saka ng mga jeepneys, lahat po meron po. Yan po ang susunod na itopic natin mga kababayan. Okay, so narinig niyo naman yung mga sinabi ni Bae Dorielyn, talagang makakatulong ito sa inyo sa mga gusto makisabi at mag-iisa sa Kingdom of Filipina Hacienda bilang isang native ng gobyerno. Sundin lang natin yung mga requirements, yung mga kinakailangan talaga para po makapasok po tayo sa kaharian ni Her Royal Majesty Queen Sebastian Ligoski sa Kingdom of Filipina Hacienda. Ngayon, anong masasabi mo ba ito? Ika yung araw na ito? Ganito lang po, Sir Drake. Marami pong salamat sa pag-imbita ninyo dito sa Filipino Times. At saka sa mga nakikinig po dyan, maraming salamat po. Okay, Bae Dorielyn, maraming salamat talaga sa mga impormasyon na binigay mo ngayon. Nagpapasalamat din ako sa Kingdom Filipina Hacienda at unang-unang sa kay Her Royal Highness, Majesty Queen Sebastian Ligaspi, Espiritu Santo. Na. At saka po, i-comment nyo lang po sa comment section below yung mga gusto nyo pong malaman dito po sa Kingdom Filipina Hacienda, yung mga gusto nyo pong itanong, at dyan po ay sasagutin po namin direct to the point po. Ngayon, lahat po yan is masasagot sa susunod na programa po natin, sasagutin po lahat yan ni Bae Dorielyn o kaya si Her Royal Majesty Queen Sebastian Ligaspi para po malinawan po ang ating pag-iisip at pangunawa tungkol po sa halitim ng gobyerno na pinatayo ng ating mahal na reyna. Ito po talaga ay lihitimo at talagang legal po ang ginagawa namin na pagsulong dito po sa bagong gobyerno na para sa mga tao. Hindi lang naman po para sa amin ito, kundi para po sa ating lahat, sa mga handa pong mag-iisa for peace, unity, prosperity ng bansang Pilipinas. Okay, Bae Dorielyn, hanggang dyan lang muna tayo. Thank you for being with us. At sa lahat mga nakikinig ngayon at mga gusto pang may mga katanungan pa, abangan nyo lang po yung next episode namin lahat po. Masasagot po namin lahat dyan. Basta i-comment nyo lang po sa comment section below at huwag nyo kalimutang i-share itong video na ito kasi importante po ito na karapatan nyo din pong malaman at ng ibang mga Pilipino. Maraming salamat po sa pagkikinig. At hanggang sa muli, Bae Dorielyn, maraming salamat at sa Kingdom of Filipina Hacienda. Long live Her Royal Highness Queen Sebastian Ligaspi and long live the Motherland. Thank you very much. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Filipina Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.